it's Bible story time! Nang panahong pumupunta ang mga hari sa digmaan para makipaglaban, hindi sumama si David at nagpaiwan lang siya sa Jerusalem. Sina Joab at ang mga officials niya at ang lahat ng sundalo ng Israel ang pinapunta niya. Tinalo ni Joab ang mga Amonita at sinakop ang Rabba. Isang hapon sa palasyo ni David, sino ang babaeng ito? Parang hindi ko na lamang may kababaihang may ganitong kagandahang pinataglay. Ipinag-utos agad ni David na alamin kung sino ang babaeng iyon. Mahal na Haring David, siya si Bathsheba na anak ni Eliam at asawa ni Uriah. Maganda siya. Ipasundo mo si Bathsheba. Masusunod po. Nang dumating ito, nag-commit si David ng matinding kasalanan sa Diyos. Di kalaunay, nagbunga sa sinapupunan ni Bathsheba at sinabi niya ito kay David. Anong gagawin ko? Kailangan bumalik ni Uriah dito. Pauwiin ko siya sa asawa niya para isipin niyang ang bata ay sa kanya. Heto, ipadala mo ang mensaheng ito kay Joab. Pagdating ni Uriah, Haring David, ipinatawag daw po ninyo ako. Kumusta ang kalagayan mo at ang mga sundalo sa pakikipaglaban? Siguro igutom at pagod ka na. Umuwi ka muna sa inyo at magpahinga. Pinadalhan pa ni David ng gifts sa bahay niya. Pero hindi umuwi si Uriah sa kanila, kundi doon siya natulog sa pintuan ng palasyo kasama ng mga lingkod ng kanyang amo na si David. Nang malaman ni David na hindi umuwi si Uriah, ipinatawag niya ito. Bakit hindi ka umuwi? Matagal kang nawala sa inyo. Ang kahon ng kasunduan ng Diyos at ang mga sundalo ng Israel at Juda ay naroon po sa mga kampo sa kapatagan. At nandoon din ang pinuno naming si Joab at ang mga opisyal niya. Maaatim ko po bang umuwi sa amin para kumain, uminom at makasama ang asawa ko? Isinusumpa ko na hindi ko ito gagawin. O sige, manatili ka pa rito ng isang gabi. At bukas, pababalikin na kita sa camp. Kaya, nanatili pa si Uriah sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan siya ni David na kumain at uminom kasama niya. At nilasing siya ni David. Pero, nang gabing iyon, hindi pa rin umuwi si Uriah, kundi doon ulit siya natulog kasama ng mga lingkod ng kanyang amo na si David. Pagkatapos, lumakad ang mensahero at sinabing, sinalakay po kami ng mga kalaban sa kapatagan. Pero kinabol po namin sila pabalik sa pintuan ng lungsod nila. Pagkatapos, pinana po kami ng mga mamamana na nandoon sa pader at napatay po ang ilan sa mga sundalo nyo, pati ang lingkod nyong si Uriah na Heteo. Sabi mo kay Joab na huwag ikalungkot ang nangyari dahil hindi natin masasabi kung sino ang mamatay sa labanan. Sabi mo sa kanya na lakasan niya ang loob niya at pagbutihin pa niya ang pagsalakay sa lungsod hanggang sa maibagsak ito. Nang malaman ni Bathsheba na napatay ang asawa niyang si Uriah, nagluksa siya. Pagkatapos ng pagluluksa, ipinasundo siya ni David at dinala sa palasyo. Naging asawa siya ni David at hindi nagtagal, nanganak siya ng isang lalaki. Dahil sa nangyari, isinugo ng Panginoon si Propeta Nathan kay David.
pagdating niya kay David, "Ito ang pinapasabi ng Diyos sa iyo. Mula sa pagiging shepherd, ginawa kitang hari. Pinagpala kita sa mga kayamanan, asawa at mga anak. Ginawa kitang makapangyarihan at matagumpay sa iyong mga laban. Pero, bakit hindi mo sinunod ang mga utos ko at ginawa mo ang masamang bagay na ito sa paningin ko? Kaya dahil sa ginawa mo, mula ngayon, palagi na magkakaroon ng labanan at patayan sa pamilya mo dahil sinuway mo ako." "Oh, Panginoon, ako'y nagkasala sa iyo." "Ito pa ang sinabi ng Panginoon. May isang miyembro ng sambayanan mo ang maghihimagsik laban sa iyo. Ibibigay ko ang mga asawa mo sa taong iyon na hindi iba sa iyo. Ginawa mo ito ng lihim, pero ang gagawin ko'y makikita ng ayagan ng buong Israel." "Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ang aking puso." Nagsisi ng lubos si David sa kanyang nagawang kasalanan. Ngunit, ipinahintulot ng Panginoon na magkasakit ng malubha ang anak ni David kay Bathsheba. "Oh, Yahweh! Babag ka sa aking anak! Naway gumaling siya." Nag-ayuno siya sa loob ng kwarto niya at natutulog siya sa lapag gabi-gabi. Kahit na ganito ang ginawa ni David, namatay pa rin ang bata ng 7th araw. "Totoo, namatay na ang bata." "Oo nga." Pagkarinig ni David, bumangon siya, naligo, nagpahid ng mabangong langis at nagpalit ng damit. Pumunta siya sa bahay ng Panginoon at sumamba. Pagkatapos, umuwi siya, nagpahain at kumain. "Hindi po namin kayo maintindihan. Nung buhay pa ang bata, nag-ayuno kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain." "Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-ayuno? May ibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang araw, susunod ako sa kanya. Ngunit, hindi na siya makakabalik sa akin." Dumating ang panahon at nagkatotoo nga ang sinabi ng Diyos sa pamilya ni David. "Matyagan niyo ang kapatid kong si Amon at paglanguna, sisenyas ako at patayin niyo siya. Hindi ko mapapatawad ang kalabastangang ginawa mo sa aking kapatid na si Tamar." At gayon nga ang ginawa ng mga alipin. Pinatay nila si Amnon. Dahil ang Diyos ay mabuti, mahabagin at mabagal magaling, nagparaya siya o binigyan pa niya ng panahon si David na magsisi sa kanyang mga kasalanan. Hindi rin naman nakaiwas si David sa parusa ng Diyos. Ang anak nila ni Bathsheba ay namatay. Hindi rin kailanman nawala sa kanyang pamilya ang kaguluhan. Kaya dapat tayo rin ay maging mapagparaya sa mga taong may hina spiritually. Bigyan natin ang bawat isa ng panahon upang magsisi at magbago. Pero kung ang pagpaparaya ay walang limitasyon, naku, delikado, maaari itong mauwi sa pangungunsinti. Let us pray for God's wisdom so that we can apply godly tolerance. We are CECE! Don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na din kayo. Salamat po! God bless!